Amen. Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nagkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Tunay na napakabuti niya. At sabi nga sa awit, walang kasinligay ang ating mga buhay dahil ngayon ay kasama na natin ng Diyos sa ating mga buhay. Nung dati na hindi natin kasama ang Diyos, puro kaguluhan, puro problema at kalungkutan. Pero ngayon, masaya na. No? Napakasarap talaga na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at ikaw ay kanyang pinagpapala at iniingatan. So last Sabbath po, ang ating pinag-aralan ay tungkol kay Hezekiah, no? Kung paano niyang nilid yung Judah at yung iba pang mga tao sa Israel para sa isang malaking pagbabago, Great Reformation. Napag-aralan natin ng Diyos ay natuwa, nagalak sa kanyang ginawa dahil ang Diyos ay natutuwa kapag ang tao niya, ang kanyang mga anak ay nanunumbalik at sumusunod sa kanya. So ngayon po ang makikita naman natin yung makikita natin na kahit sa gitna ng kasigasigan, no, ng seriousness sa paglilingkod ni Hezekiah sa Diyos, ay patuloy tayong makakaranas ng mga problema, mga unexpected na mangyayari sa ating buhay, no? At gusto kong basahin sa inyo yung kwento. Medyo mahaba pero maganda, no? Sabi rito sa 2 Chronicles 32, bakit hininaan? Ako'y naiinitan. Matapos sa gawa ni Hezekiah ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Huda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga pader ng lungsod at humandang pasukin ang mga ito. Nang makita ni Hezekiah ang balak na paglusob na ito sa Jerusalem, sumungguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ng mga ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lungsod. Tumawag siya ng maraming tao at hinarang nila ang lahat ng bukal at ilog upang ang mga ito'y hindi pakinabangan ng mga taga-Assyria. So, pinaayos ni Hezekiah ang mga wasak na pader at pinalagyan niya ng mga bantay ang tore at nagpatayo siya ng mga muog sa labas nito at pinatatag ang lungsod ni David. Pagkatapos, nagpagawa siya ng maraming mga sandata at kalasag. Ang mga kalalakihan sa lungsod ay pinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya ito sa may pintuan ng lungsod at in-encourage ang mga ito. Sabi niya, maging matapang kayo. Lakasan niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanilang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Hezekiah, nabuhayan ng loob ang mga tao. Nagpadala si Haring Sennacherib ng Assyria ng mga sugo kay Hezekiah at ang mga sa mga taga-Jerusalem. Ganito ang sabi niya, napapalibutan na namin kayo dyan sa Jerusalem. Ano sa palagay nyo ang makakapagligtas sa inyo? Subuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililin lang lamang kayo ni Hezekiah. Paano kayo maliligtas ng Diyos niyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Hindi ba't si Hezekiah ang nagpagiba ng mga altar at sagradong burol at nagpautos sa inyo na sa isang altar lamang kayo sasamba at maghahandog? Alam nyo ang ginawa ko sa mga at ang aking mga ninuno sa mga mamamayan ng mga ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang Diyos? Wala ni isa sa dinyo Diyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kanila. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Huwag kayong magpaloko diyan kay Hezekiah. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang makapagliligtas sa kanyang bayan, sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maililigtas ng Diyos.
Ang mga sugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban sa Panginoong Yahweh at kay Hezekiah na kanyang lingkod. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi, hindi may pagtatanggol ng Diyos ni Yahweh, ni Hezekiah ang kanyang bayan laban sa akin tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Ipinagsigawan nila ito sa wikang Hebreo upang matakot at panghinaan ng loob ang mga tigera Jerusalem na nasa may pader ng lungsod. Sa ganitong paraan ay magiging madali ang pagsakop nila sa lungsod. Sinabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa na gawa lamang sa kamay ng tao. Dahil dito, ito ang maganda, no? Nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos si Haring Hezekiah at si Propetang Isaiah na anak ni Amos. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay humuwing hiyang-hiya. Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Sa ganitong paraan, niligtas ni Yahweh si Hezekiah at mga taga Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ng buong bansa. Maraming pag nagpunta sa Jerusalem, naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahalagang bagay kay Haring Hezekiah. Mula noon, pinarangalan siya ng lahat ng bansa. No? Napakaganda ng kwento na kung saan isang makapangyarihang bansa ay gustong sakupin ang bansang Huda pero nandun pa rin ang pagliligtas ng Diyos at ibang klase ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. So unang lesson na ating makikita dito ay strengthen yourself, no? O palakasin mo yung sarili mo, no? At si Hezekiah, alam niya na kung gaano kahina ang spiritually ang kanyang tatay noon na si Ahaz, no? At ang buong Huda mahina spiritually noon. Nung kaya naman sila ay napahamak, sinakop ng maraming mga bansa na nakapaligid sa kanila, no? Ninakawan sila, pinatay maraming tao. Kaya ito naman si Hezekiah, ang una niyang ginawa ay pinalakas niya ang kanyang sarili spiritually. So last week po ay napag-aralan natin ko na si Hezekiah ay gumawa ng isang malaking pagbabago o reformation. Nilinis niya ang buong Huda sa kanilang defilement o karumihan. Winasak niya yung mga idols na sinasamba ng mga tao bukod sa Diyos na makapangyarihan at buhay. At in-encourage niya yung mga priests, mga Levites na muli nila italaga ang kanilang sarili sa paglilingkod ng Diyos. At binalig niya rin yung mga nakalimutan ng mga selebrasyon na ninanais ng Diyos na i-observe nila at ipagdiwang. At in-encourage niya rin yung mga lahat ng tao na magbalik ng kanilang mga kaloob, yung mga ikapot ikaloob sa Diyos, no? At itong mga bagay na ito ang ginawang workout o exercise nitong si Hezekiah, no? Pinalakas niya yung sarili niya spiritually, no? At dahil doon, ang Diyos ay nagalak sa kanya, natuwa sa kanya sa kanyang mga ginawa. Kaya naman siya ay yun nga, pinalakas ng Diyos spiritually, no? So hindi naman alam ni itong si Hezekiah na merong darating na problema o battle, no, grera na mangyayari sa kanila. Pero ito si Hezekiah ay naihanda niya na ang sarili niya, no, sa anumang bagay na dadating sa kanyang buhay at sa buong bansa ng Huda. Dahil alam niya na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa kanila. So kagaya ng Hezekiah, tayo po ay hindi natin alam na kung kailan tayo haharap sa gera. Oh? Hindi natin alam kung kailan tayo makakaranas ng mga problema, maliit man o malaki. No? So kaya kailangan kagaya ni Hezekiah, bago dumating ang mga bagay na problemang yan, bago tayo subukin, mas mabuti po na ihanda na natin yung mga sarili natin, no?
Sa mga problemang yan, palakasin na natin ang sarili natin spiritually. Sabi sa Isaiah 40 verses 29 and 31, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. But those whose hope in the Lord will renew their strength. No? So, napakaganda ng ano, no? Pag tayo nagtiwala talaga sa Diyos ang magpapalakas sa atin. So, kagaya ni Hezekiah, wasakin na natin yung mga kung ano man yung mga ginudyos natin sa ating mga buhay, mga earthly gods natin, na kung saan pinanilalagay natin yung ating mga pagtitiwala. Kagaya na lang ng trabaho, kadalasan yung trabaho na, ay, secured na ako, lagi ako may sweldo, buwan-buwan, wala na akong problema. No? So, nandun tiwala mo, yung kayamanan mo na sinasabi mo, hindi ka na magugutom balang araw, yung possession mo. So, yun yung mga bagay na confident ka na, no? At yung mga nagiging priority mo, doon ka na umaasa, yun yung mga inaasahan natin, yung tanggalin na natin, no? At magtiwala lang tayo sa Diyos, no? Minsan nga, pamilya na lang natin ang pinaprioritize natin, na inuuna natin yung mga pamilya natin sa bukod sa Diyos, at yan ay hindi niya ginugusto, no? So, linisin na natin ng mga ang ating sarili mismo, no? Minsan may mga suki kasalanan pa tayo na itatago at hindi alam ng ibang tao, pero ito hindi nalilingid sa Diyos. So, sabi nga muli nating italaga ang sarili natin sa harap ng Diyos at maging muli tayong maging tapat sa Kanya. So, yun yung una pong lesson natin. Ang pangalawa naman po yung influence others, no? With our courage, no? Yung tapang natin, yung influence natin yung mga ibang tao. So, yung Assyria po kasi napakalaking o napaka makapangyarihang bansa, no? At marami silang mga bansa na sinira, winasak at kinamkam, no? At itong hari ng Assyria nga ay napakayabang dahil sa mga na pagtagumpayan niya. At tiniklaim niya pa na walang mga Diyos na kaya makatalo sa kanya, no? Kahit yung ang Diyos ng Huda, no? Kaya nung si Hezekiah at ang buong Huda ay humarap sa gantong problema, ang alam, maganda yung ginawa nitong si Hezekiah, sabi, Hezekiah being strong, no? Dahil na malakas na siya spiritually nung panahon na yon, na kaya nitong si Hezekiah gawin o encourage yung mga tao. Sabi sa verse 7, Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him, no? With him is only the arms of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles, no? At dahil doon sa sinabi nitong si Hezekiah, nag-gain yung confidence nila, no? Nabuhayan na naman sila ng loob dahil sa sinabi nito si Hezekiah, no? So si Hezekiah po, shinare niya yung courage niya, no? Imbis na matakot siya, yung courage ang kanyang ibinahagi sa mga tao. Imbis na kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, ang engineer nito si Hezekiah ay pananampalataya. Imbis na negative, naging negative si Hezekiah, naging positive siya, no? Yun ang maganda sa isang leader ng Diyos, no? Puro positive, puro kagandahan, pagtitiwala sa Diyos at katapangan ang dapat natin ibahagi sa ibang tao. Alam kasi ni Hezekiah na tunay na mas malaki ang Diyos at makapangyarihan kaysa sa kung sino man ang nasa paligid nila. So sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, Therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. No? So yung buong Huda po ay nag-gain nila yung confidence nila. Nabuwayan na uli sila ng loob dahil sa sinabi nitong si Hezekiah sa kanila.
Alam niyo po, yung encouragement ay isang bagay na kailangan natin para tayo po ay ma-motivate. Minsan yung encouragement, kaya kailangan natin para maramdaman natin na tayo po ay minamahal ng ibang tao, ng Diyos, no? Kailangan natin encouragement para ma-feel natin na o maging confident tayo sa mga sarili natin sa anuman ang ginagawa natin. At itong bagay nito ay kadalasan kailangan ng ating pag-iisip, ha? Ating overall health natin. At ito yung magbibigay sa atin ng kaligayahan, no? Na kasiyahan. At yung bagay na yon ay mababahagi rin natin sa ibang tao. So, dahil ang Diyos ay nilikha tayo, siya ang naglikha sa atin, alam niya kung anong kailangan natin, no? Kung alam na ang Diyos ang personalidad natin, kaya nagbigay naman ang Diyos ng mga maraming talata sa Biblia upang i-encourage siya ang kanyang mga anak, no? At ituro niya na kailangan niya rin, itinuro rin ng Diyos na dapat tayo ay magpalakasan o magtulungan, no? Na maging malakas sa pananampalataya. Imagine niyo na lang ang isang simbahan na kung saan ang lahat ay magaling mag-encourage, no? Imbis na pagdating mo sa church, puro reklamo at discouragement ang maririnig mo. Napakaganda na ang isang simbahan na ang bawat isa ay marunong mag-encourage at nagpapalakasan sa bawat isa. So yung last message, lesson natin sa hapon na ito ay sabi, win your battle without a fight, no? Pagtagumpayan mo ang iyong laban nang walang buno, no? Without a fight, no? Nakita natin yun sa verse 20, sabi, King Hezekiah and Prophet Isaiah, son of Amos, cried out in prayer to heaven about this, and the Lord sent an angel who annihilated all the fighting men and the commanders and officers in the camp of Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace. And when he went to the temple of his God, some of his sons, his own flesh and blood, cut him down with a sword. No? The Lord saved Hezekiah and the people of Jerusalem from the hand of the king of Assyria and from the hand of all others. He took care of them in every side, no? Take note po natin yung word na yan, no? The Lord sent an angel. Ilan po ang pinadala niya? Isa lang, no? Hindi marami. Isa lamang po ang pinadala niya. Pero ang sabi sa Psalms 91, verse 9 to 11, if you say the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Ito na. For he will command his angels, commanding you to guard you in all your ways. No? Imagine nyo, no? Pag tayo'y nagtiwala sa Diyos, maraming anghel ang kanyang pasusugo, no? Para tulungan tayo at bantayan. Itong si sa hari ng Assyria, napakayayabang sa kanyang mga accomplishments at nilait niya pang Diyos, no, na buhay, no, at sinasabi niya na siya ay unbeatable. Pero anong nangyari? Nagpadala lang ang Diyos ng isang anghel at ang kanyang great army na meron siya ay namatay lahat, no. Actually, ang pinatay ng Diyos ay ang kanyang pride, no. At ang nakakalungkot dito, ang kanyang anak, mga anak, yung kanyang sariling dugo at laman ang pumatay sa kanya, no? So itong si hari ng Assyria na to ay isang anghel lang pala, no? Isang kumbaga, isang bala ka lang. Ito, isang anghel ka lang, no? So how much more kung ang Diyos natin ay magpapadala ng maraming anghel? How much more kung ang Diyos ay ikikilos niya pa ang kanyang isang daliri, no? Laban sa ating mga kaaway, no? At napakalaki ng mga magagawa ng Diyos kung tayo lamang na ay magtitiwala sa kanya at susunod, no? Sabi sa Isaiah 12:2,
Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. No? Sa Isaiah po ito, kasama si Isaiah doon sa nanalangin. No? So talagang ang nakita nitong si Isaiah na ang Diyos ang tagapagligtas. No? Magtiwala tayo at huwag tayo matakot. Ang Diyos ay kikilos at tutulong sa atin at magiging kaligtasan natin. At ang nangyari dito kaila Hezekiah ay nangyari na before pa, no? Nung panahon pa ni Jehoshaphat, kung natatandaan yun, makikita niyo yung 2 Chronicles 20 verses 14 to 24. Sabi po yung ang Diyos ay nagpadala ng salita ka sa pamamagitan ng propeta si Jahaziel, no? No? Sabi sa buong Huda, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. You will not have to fight this battle, no? Kasi po tatlong grupo yung ang sasakop sa kanila, yung Ammonites, Moabites at yung ilang mga tao na nakatira doon sa Mount Seir, no? Pero sabi ng Diyos, this fight is not yours, no? No? You will not have to fight this battle. Ay, hindi ganyan. Pero nung kinaumagahan, papunta na sila, ano nangyari? Yung mga Ammonites, pati Moabites, pinatay yung mga tao ng Mount Seir. Nung natira na lang yung Ammonites at Moabites, ano ginawa nila? Nagpataya naman silang dalawa ng grupo, no? At wala natira, no? At ang nangyari nga, pagdating ng nila Jehoshaphat, puro patay na lang po ang kanilang natagpuan doon, no? So halos kapareho lang, no? At tingnan natin kung ano yung common ingredients kung paano sila po ay niligtas ng Diyos, no? Si Jehoshaphat at si Hezekiah, pareho silang nag-worship sa Diyos, umawit ng papuri at nanalangin, no? Ayan yung napakagandang ingredients kung paano tayo ay magtatagumpay at tayo po ay ililigtas ng Diyos. At huwag nating kalilimutan yung tatlong bagay na yan. Mag-worship tayo, praise, mawit tayo ng papuri at manalangin. So, magkakaroon o may dadating na mga bagyo sa ating buhay, no? Maaring maliliit o medyo malaking problema at itetes ang ating pananampalataya sa Diyos. Bago po dumating yan, gayahin na po natin si Hezekiah, no? Palakasin na natin ang ating mga espiritu. Strengthen ourselves spiritually by doing what is right in the eyes of God, no? At yan po yung kasama dyan, yung pagsunod sa mga kalooban niya. No? At paggawa ng mga naisin ng Diyos at tamang pagsamba sa Kanya. At kailangan din po, marunong tayo mag-influensya ng ibang tao, no? Influensya natin sila na maging matapang at maging matapang sa paninindigan, sa pagsunod sa Diyos at na kailangan na maging tayo po ay maging example sa kanilang sa pananampalataya na ating ibinabahagi sa kanila. At kagaya po ni Hezekiah, kaya nating pagtagumpayan ang anumang laban na hindi tayo lumalaban, no? Alam natin ang Diyos ang magliligtas sa atin. Maminsan mapapansin na lang natin na yung problema ang dadating. Actually, maraming ganyan, no? Hindi lang natin nakikita na ang Diyos ay kumikilos talaga sa ating buhay, no? Hindi natin na alam na mayroong karamdaman na dumadating, na dadating sa atin. Pero nandiyan yung pagsaway ng Diyos dahil ikaw ay kinalulugdan niya. So, sa mga bagay na hindi natin nakikita, dapat ipagpasalamat natin at lalo tayo magtiwala sa Kanya. Na pag tayo ngayon na nakakaranas ng hindi naman matinding problema, nandun yung pagliligtas at pag-iingat ng Diyos sa atin. So, tayo magtiwala lamang sa Diyos at tayo Kanyang ililigtas. Gayahin po natin si Kaya. Kasi dati ginaya na natin si Jehoshaphat, si Hezekiah naman, ganun din, no? Na nagtitiwala sa Diyos, kapag may problema, lapit agad, no? Manalangin at magtiwala sa Diyos. So, yun po ang ating pag-aaral, delightful Sabbath po sa inyo lahat. Amen.